Magandang araw mga boss. Andito ako ngayon sa Quiapo, sa mismong harapan, dito sa may Plaza Miranda. Ito po ngayon ang harapan ng Quiapo. Araw ngayon ng Sabado, kaya dito ko naman kayo dadalhin. Kaya tara, samahan nyo kami. Marami ngayon tao dito sa may harapan ng Quiapo Church ngayon. Napakaganda po ng Quiapo ngayon mga boss. At maraming ang nagpipicture taking dito sa mismong harapan, dito sa may Plaza Miranda. Ayan po. Mamaya mga boss, mapasok tayo. Yung pinto na nakikita natin na yun, yun ang entrance dito sa may Quiapo Church. At talaga namang napakaganda ng Quiapo ngayon mga boss. Samahan nyo pa kami at maya maya papasok na tayo doon. Papakita ko lang sa inyo ang kapaligiran ng ating Quiapo Church mga boss. At may nakita rin tayo mga pulis dito na nangangalaga sa katahimikan ng Quiapo Church. Ayan nga, marami nga nagpipicture taking ngayon dito eh mga boss. Po ang paligid ng Quiapo Church. At parang nandito na rin kayo mga boss dahil ipinapakita ko naman sa inyo ang kabuuan talaga ng Quiapo. Ayan po mga boss. Ayan. Marami rin mga turista akong nakita rito mga boss. Patulad nung nakita natin na nagdaan na yun, meron mga turista rin dito na nagpupunta. Ayan yung paligid oh. Yung likod na yan mga boss, dyan naman yung mga tindahan ng gulay. At marami nag-viral dyan mga boss, yung mga pagkain dyan. Mamaya titignan natin yung mga nag-viral na pagkain dyan. Nag-viral dito yun noon. Hanggang ngayon, napakarami pa at dinudumog talaga ng mga kumakain at nagpupunta rito sa Quiapo. At ngayon nga ito, papasok na tayo dito sa may entrance nitong Quiapo. Sa basement church ito, papasok na tayo. At parang may nakita ko yung mga arsobispo noon. Ito nga, tignan natin, check natin kung sino-sino sila. Ayan yung mga arsobispo mga boss na nangaral dito sa ating sa Quiapo Church. Sila yung naging archbishop dito. Tara na at papasok na tayo mga boss. At ito nga, nadaanan natin yung Black Nazarene. At ang dami nagpapakuha ng litrato dito mga boss. Ayan po ang Black Nazarene. Pero hindi po ito yung tunay ha. Bali ito ay ay kopya lang. Ang tunay po ay nakatabi doon sa may kabila. Ayan, ang dami nag-alay ng bulaklak oh. Mga boss. Ayan ang ating Pawang Nazareno. Yung mga nasa malalayong lugar, kaya ako pumunta rito para ipakita sa inyo ang kaganapan ngayon dito sa Quiapo Church. Kung ano yung mga bago at kung ano yung mga bagong dinagdag nila rito. Pinapakita ko po sa inyo. At ang daming kumukuha ng mga litrato, video. Ayan po yung mga poong Maria. Ayan po mga boss. Kasamang bata ang ating Maria. At nililinis nga ngayon ang loob ng Quiapo mga boss, yung simbahan mismo may mga naglilinis din. Pero okay naman na kumuha tayo ng picture o mag video tayo dito sa may loob. Yan po yung harapan ng simbahan ng Quiapo, yung mismong altar
Kaya mga boss, ang dami nagsisimba ngayon, no? Kahit anong araw naman, nakabukas ang kiyapo eh. Hindi naman nagsasara. Ayan, at napakarami pa rin tao dito sa loob mismo ng simbahan. Ayan po ang harapan ng altar. Ayan po si Poong Nazareno sa may gitnang gitna. At talaga namang napakaraming tao rito kahit anong araw na nagpupunta. Ayan nga yung altar eh. Napakaganda ngayon ang harapan. Ayan, daming tao eh. Oh. Yan po yung entrance din niya sa Bandarian. Yan po ay entrance. Dito naman sa may gawing kaliwa natin, ito po ang exit natin. Mga boss. Atin tingnan yung kaganapan dito mga boss. Ayan po yung exit mga boss. Pwede naman tayo mag video o kumuha ng mga litrato dito mga boss. Hindi naman binawalan ng mga nakabantay. Pero dati alam ko bawal, pero ngayon pinayagan nila, hindi ko alam kung bakit. Pero pwede ngayon, pwede. Dahil maraming bantay, pero nakikita nila na maraming nagbibideo at kumukuha. Okay lang, walang problema. Kaya pwede nating yan nga yung mga naglilinis na yan mga boss. Inaayos talaga yung yung loob ng church. At yan pong gitna yan, marami pong nag-ano dyan, yung nakaload na papunta ng harapan ng altar. Napakaganda talaga ng simbahan ng Quiapo mga boss. Ayan nakita nyo. Mas talagang nakakapanindig balahibo talaga yung loob. Talagang ang ganda-ganda. Kaya yung nasa malalayong lugar, lalo na yung mga OFW natin na matagal nang nawala dito sa Pilipinas, ito pwede nyo panoorin. Pinakita ko rito sa inyo kung ano yung Quiapo Church ngayong panahon na to, lalo na yung mga nasa mga malalayong probinsya din. Ito po ang Quiapo Church. Ito po yung yung ating si Jesus Christ yan mga boss. Ang ganda-ganda oh. Talagang napaka banal ng mukha ng ating Jesucristo mga boss. At dito naman sa kabila, ayun yung nasa rin, yun yung entrance. Dito naman tayo pupunta. Ito si Virgin Mary. Ganda oh. Halata mo talagang panahon pa siya ng mga Kastila nang galing. Ganda-ganda. Ano? Okay naman po na kuhanan natin ng litrato or ng video. Ayan yung Pilipinong naging santo. Ayan. Yung Pilipinong naging santo. At ito naman si Mama Mary. At ito na nga, palabas na tayo mga boss. At dito tayo sa may exit lumabas. Pupunta naman tayo sa may yung kainan na sinabi ko kanina, nag-viral dati. Pero hanggang ngayon viral na viral siya. Andito tayo sa may gilid ng Quiapo Church, dito sa may exit. Pero may dadaanan ako dahil yung anak ko nga bibilihan ko ng ng herbal kasi bagong panganak yung anak ko.
para sa binat, hindi siya mabinat. Kaya maghahanap kami ng herbal na para sa binat. Dahil may nagsabi sa akin, marami raw rito. Kaya tara, samahan nyo kami para makita nyo na rin. Magkaroon kayo ng idea kung may mga anak kayo na mga bagong panganak. Oh, di makikita nyo kung ano yung mga herbal na gamot na pwede sa kanila para hindi sila mabinat. At ito na, lakad-lakad tayo mga boss. Ayun, naghahanap si partner ng herbal na yon. Pero ako dito, ako sa kabila nagpunta. Ayan o. Oh. Ayan mga kandila o. Oh. Pwede tayo magtulos dyan. May kanya-kanya siyang kulay. May mga meaning daw yan, sabi nila. Lakad-lakad tayo mga boss. At ito nga, may nakita tayo. Ayan. Kaya lang, waiting natin si partner. Para may tinignan siya yung bandaro, baka maiwanan namin eh. Magkawalaan kami rito dahil maraming tao ngayon dito sa Quiapo. At dito nga, nakakita ko. Ano kayo yung sa binat? Binat ko? Yung pinapaligo. Paligo? Para hindi mabinat yung bagong panganak. Kaya tama, may iniinom mo dun. Ha, iniinom ba? Iniinom mo yung kahit maligo yung nasa lobo ang binat mo yun. Ito yung ginagamit ko. Magkano ho yung ganyan? 70 pesos. Nilalaga. Nilalaga ito? Oh, ikaw yung huyang galing si Diyan. Ito. Ito parang ganito yung pinapaligo sa binat niyo. Sa bulutong yun. Sa bulutong. Ginagamit sa pampaligo. Ito 70 ba? Iniinom na. Mga ilang ano ho ito? Sa linggo. Mga limang baso. Pag naubos yun, lagaan niyo ulit. Limang baso bago lang. Halimbawa mo, ilalaga ito lahat. Oo, pwede pa ulit-ulitin hanggat mo yun. Ah, okay. Hanggat may ano pa. Sa isang linggo. Hanggat may lasa. Mapait ba ho siya? Para, tama na, parang tama, kaya. Parang siya. Kasi mawawala yung binat hanggat hindi kayo nakakain ng mga balik. Oo, ah, okay. Ilang baso mo, limang baso. Hanggat may lasa raw siya, pwede. Araw-araw ho. Araw. Ilang beses ho, ilang araw? Sa isang araw. Tatlong beses isang araw. Okay. Hanggat may lasa pa siya. Kumain siya, may lasa. Pagkatapos kumain. Pagkatapos kumain ng umaga. Umaga, tanghali, gabi. Okay. Ito mga boss, kunin natin to dahil sa anak ko. Meron. Sa anak ko to. Para sa binat, para hindi siya mabinat. Hirap ang binat. Ito ho, para sa ano ito? Sa mga baby yan. Mga magkano ho ito? 35? Pwede ba 100 na lang yan? Oo, sige. O, sige ho. Bibigay ko sa apo ko. Ilang taon? Ano pa lang ho? Ano pa lang? Baby pa lang. 3 weeks pa lang ho. Ito yung sinasabi ko kay Chava. Saan nyo muna bago nyo pa? Ah, okay. Ito ho. Yan. Saan ang bukasan ito? Hindi. Sinusukot lang yan. Sinusukot. 3 weeks pa lang. Okay. Kaya para sa apo ko. Para sa amin ako. Salamat po, Lola. Salamat po. Thank you po. Dito. Titingin ako yung mga ano naman. Dito tayo dadaan pag ganun. Ano pa tayo kung ano yung mga mabibili natin dito, mga boss. Ito naman po sa labas ng simbahan ng Quiapo ha. Kaya nakabili na tayo ng gamot sa binat. Yun ang sinadya natin dito para sa anak ko. At alam niyo na rin kung sakaling may mga bagong buntis kayo mga anak o kamag-anak, dito sa Quiapo marami tayong mabibili. Dito lang tayo pupunta. At marami mga herbal dito na magagaling. Mura pa, 70 lang yung nabili namin. Eh, pinaliwanag naman nung nagtinda yung kung paano gagawin doon sa herbal na binili ko. At tutuloy naman tayo doon sa may sinabi ko sa inyo na viral na kainan dito sa may Quiapo. Magkano sa tanghon? Mas magkano sa tanghon? Magkano sa tanghon?
Hindi po. Marinig? Marinig? Hindi. Ayun naman sa mag-upit kasi. Oo. Hindi na alam. Hindi na lang ako malag... Ano? Ito na po sa labas ng ano to, ng... Gapo. Dito sa may gilid. Ayun yung famous na kainan ng mga sotanghon. Dalawa yan eh, na meron dito. Ah, ito pa yung isa oh. Ito pa yung nag-trending din to. Ah, trending din pang kainan na to. Yan ang gusto ko rito yung malagkit. Bibili mo ako malagkit na lang. Talag. Bili ka doon kung anong sumong malagkit. Oo. Pwede ka doon tayo sa kabila. Bili tayo. Ah, sarap na malagkit dito. Yan, yung ube. Ube? O, yun. Ube. Ube lang. Ube gusto ko. Ayun yung ano, oh. Paano yung ganyan? Dalawa saka ano? Sabang. Ha? Ube saka sabang. O, ube na lang lahat. Tatlo, tatlo. Para trending din to mga boss. Ito, trending talaga rito yan, oh. Ang daming tao, full pack eh. Kakagulo sila eh. Hindi ka na makakaupo. Kaya bibili na lang ako ng, ano, ng ube. At aalis na rin kami. At nakauwi na nga kami sa bahay mga boss. At dito na rin ako unti-unting magpapaalam sa inyo. Please like and subscribe nyo naman ang aking munting channel. At hanggang sa muli, babu!